So, mamaya ililipat natin yung mga sisiw dito, then at the same time, ibabaksin din natin. Storage natin, dati dito natin nilalagay yung mga gamit tsaka yung mga ibang feeds. Since marami tayong mga napipisang sisiw, gagawin natin itong brooding house. So ito na yung magiging brooding house nila. So tamang-tama naman itong laki nito. Siguro makakommodate ito up to 50 to 75 na chicks. So temporarily, kasi tuloy-tuloy yung napipisa natin na mga Rhode Island Red. So weekly meron, kaya kailangan na natin ng isang brooding house na medyo fixed na. And then gagawa tayo ng grower house, maybe dun sa isang side doon. Pero sa ngayon, so marami na yung mga chicks. Dito muna natin sila ilalagay. Dito muna yung gagawin nating brooding house. So tama naman to, may mga ilaw, saksakan. Tsaka secure naman to. So mamaya ililipat natin yung mga sisiw dito, then at the same time ibabaksin din natin, kasi hindi pwedeng walang baksin, malapit sila sa maraming Ito yung batch 2. Nandito sa left side naman yung batch 3. So kailangan lahat ng mga ilalagay nating mga manok dito, mga sisiw, ay fully vaccinated para hindi sila magkasakit.